Hello guys, ngayong video babalikan muna natin yung mga presyo ng mga split opaline na lovebirds galing sa mga kaibigan natin. At para malaman nyo din kung magkano ang mga split opaline. At syempre, meron din tayong konting Q&A sa video na ito, pero mabilisan lang natin itong sasagutin para makapunta agad tayo sa topic natin na kung paano ipares ng mabilis yung ating mga alagang lovebirds. Kaya tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para wala kayong malagpasan kahit isa. Simulan na natin to. Tara na! Let's go! So ito na mga comments ng ating mga kaibigan. Una, ilang days bago mapisa yung itlog? Ano-ano ba ang pwedeng ipakain sa parents? So yung unang tanong niya, 21 to 25 days bago mapisa yung itlog. Tapos, ang pwede nating ipakain sa kanila ay white millet, canary, groats at chick booster. Ayun ang binibigay ko sa mga parents. Number 2, split opana Violet Fisher 1K, pares, kasama kulungan. Nice! Nakamura siya kahit papaano dahil kasama na yung kulungan. Pero dahil sa sobrang mura, hindi natin alam kung legit yung pagiging split. Pero sana split opa talaga yan. Kasi 1K pares, tapos kasama kulungan, masyadong mura. Kung naabutan ko to, binili ko na sana kagad to. Pangatlo, paano po paitlogin ang African lovebirds? Simple lang, kailangan mo ng tamang gender na pares, tapos kailangan mo din maghintay ng matagal at magtiyaga. At syempre, kailangan mo din magbigay ng mga kailangan nila. Bawal ka mainip, lalo na kung sa pangingitlog yan, pero kung gusto mo agad na may mga itlog agad yung mga ibon mo, kailangan mong bumili ng 5 hanggang 10 pares para mabilisang pagpaparami agad yun. Totoo yun, kailangan mo ng 5 hanggang 10 pares para wala ka nang hihintayin. Kasi kapag meron ka 10 pares, tapos nangitlog yung isa, hindi mo na papansinin yun eh. Yung papansinin mo na lang yung mga hindi pa nangitlog. Kaya ayun, kailangan mo ng maraming pares kung gusto mong paitlogin agad yung mga African lovebirds mo. Pang-apat, saan magandang bumili ng African lovebirds? Dito sa May Kawayan City. Mas okay po kung maghahanap po kayo sa Facebook groups ng mga lovebirds or gagala kayo sa lugar nyo. Tapos kung may mahanapan kayo mga aviary, doon na kayo bumili. Or kung may alam kayong pet shops, doon na lang po. Kasi kung may pet shop dyan, mas mura doon. Tapos kayo mismo pipili kung anong kulay, kung anong gender, kayo mismo kakapa. So, ayun lang ang pinakamadaling paraan para makahanap ng mga African lovebirds. Diskartehan nyo na lang kung ano pa yung mga hindi ko nabanggit dito. Panglima, split opaline 1,000 to 1,500. Mahal din pala para sa isang piraso, pero kahit mahal, sana legit yung pagiging split opaline nila, hindi nalugi yung bibili. So alam nyo na guys, 1,000 hanggang 1,500 pesos, ayan ang presyo ng split opaline sa ibang lugar, sa ibang tao. Isa lang yan ha. Pang-anim, 3K split opaline, Ewing split Parblo Cock. Tapos ang kapares ay opaline split parblue hen. So 3K. Kaya naging 3K ito kasi opaline yung hen niya. Kapag opaline kasi hindi split, syempre wala namang split sa opaline na hen. So yung hen niya ay opaline, talaga magmamahal yan. Kaya, so hindi natin alam kung magkano mismo yung split opaline cock niya. So sana yung split opaline cock niya ay nasa 1,000 hanggang 1,500. Tapos yung parblue niya sana nasa 1,000. Sana yung opaline niya na hen ay
nasa 1,500 hanggang 2,000 pesos. So, ayun. Kaya naging 3K yung binili niyang ibon. Number 7, saan po ba yung murang ibon? Sa mga Facebook page lang to, ay sa mga Facebook groups lang po ito, may mahanap na kayong mga ibon na mura doon at malapit pa sa inyo. Pero hindi lahat ng nagbibenta ay mura. May iba na mahal, kapag nagpresyo sa inyo na hindi kaya ng budget nyo, huwag nyo na silang baratin. Magpasalamat na lang kayo sa kanila kasi binigyan kayo ng presyo eh. So, kapag binigyan kayo ng presyo, mag-reply na lang kayo na thank you sir, hindi kaya ng budget, hindi pasok sa budget, pero salamat, ganun. Para iwas gulo. Tapos, para hindi kayo ma-post sa mga groups dahil binabarat yun sila. Kunwari, may binenta na ano. Na magandang ibon, tapos na natipuhan nyo, nag-PM kayo sa kanila, tapos binigyan kayo ng presyo na 8,000 itong pares na to, proven pair, dalawang clutch. Tapos, nagulat kayo sa presyo, 8,000. Tapos sabihin nyo, sir, pwede bang 2,000 na lang or 3,000? Uy, grabe, sobrang bagsak ng presyo na yon. Halos 5,000-6,000. Huwag ganun. Dapat, kung ano yung binigay na presyo nila, respeto na lang. Tapos kung gustong-gusto nyo talaga yung ibon na yon, manghingi lang kayo ng discount kung magkano yung ibabawas nila kapag ipipick up nyo. Pupuntahan nyo mismo yung ibon. So, ganoon lang. Hingi lang kayo ng discount pero huwag nyo ibabagsak yung mismong presyo nila na from 8,000, ibabagsak nyo ng 3,000, 4,000. Diba? Sobrang nakakaano yon, nakakagalit sa ibang breeder na nagbebenta na pinaghirapan nila, ibebenta dapat nila ng mahal pero babaratin nyo ng 50%, sobrang nakakaano yun. So, dapat respeto lang tayo sa mga presyo nila. Manghingi tayo ng discount kapag gusto natin i-pick up. Tapos kung gusto natin ibon. Okay? Ganun lang para iwas gulo, iwas post sa mga Facebook group. Farblue Ewing Split Opaline. 2,000 ang bili niya. Oh, ito, mas mahal to para sa isang ibon. Pero kung may budget ka, walang problema. Sakto-sakto lang tong 2K ano na to, 2K isa. Kasi Farblue na to, Ewing pa, tapos Split Opaline pa, 2K. Sobrang sulit na to kapag may budget ka. So, ayun lang ang mga comments ng ating mga kaibigan. At ito na nga, tuturo ko na sa inyo kung paano magpares ng mabilisan. So, kung may mga lovers kayo na hindi nyo malaman yung gender, kung bakit ayaw makipag-mate, kung bakit ayaw makipag-pares, kung laging tumatakbo sa kasama niya, ito ang mabilis na paraan. Kailangan nyo syempre ng flight cage. Ganito ang gawin nyo. Kailangan mo lang maglagay ng mas maraming hen, tapos isang cock. Kunwari, meron kayong 4 na hen dyan, ilagay nyo yan sa flight cage. Tapos, maglagay kayo ng isang cock lang, para hindi mag-away-away yung ibang cock. Kunwari, di ba 4 na hen, tapos naglagay kayo ng 3 cock. Mag-away-away yan sa mga hen na yan. Kailangan isa lang, para makapili agad. Tulad nung nasa video na pinopost ko sa Facebook group, 2 hen tapos isang cock. Naghahanap ng kapares yung isang cock namin. So ito pala yung ano, yung 2 hen na cobalt personata tapos isang cock na white collar personata. So ayan, noong July 25 pinagsama-sama ko na sila. Tapos ang kinalabasan ng third day nila, ito. Medyo tumatakbo pa yung ano, yung cock, yung white collar na personata, tumatakbo pa siya. Pero hinahabol siya ng 2 hen para makipagpares sa kanila. At ang fourth day naman ng ano nila, pagsasama nila, ito. Medyo dumidipan na hen doon sa isang cock. So,
effective yung ano, yung ang effective lang para sa akin dahil hindi ko naman akalain na lalabas mismo yung totoo nilang behavior sa loob ng flight cage. Kaya ngayon, itong mga nakikita nyong mga lovebirds na nasa flight cage na nagpapakita ng totoong ugali nila, hihintayin pa natin ito ng 2 to 3 weeks para malaman natin kung sino paparesan nung white collar. Kung yung dumidi pa o yung isa na malayo. Pwede nyo rin ito subukan lalo na kung may flight cage kayo. At sobrang recommended to para sa mga ungender na lovebirds. Para lang to sa mga ano ah, sa mga low mutations at sa mga middle quality. Kasi syempre ayaw naman natin na yung mga high mutations natin ay ilalagay natin sa flight cage tapos kasama ng mga low mutation or middle quality, kasi high mutation yan, kailangan hanggang high mutation lang sila. Hindi natin sila pwedeng haluan ng dugo ng mga low mutation, ng mga middle quality. So, out natin yung mga high mutation, doon lang tayo sa simpleng ibon na gusto natin paramihin. Kaya alam nyo na kung anong mga gagawin nyo sa mga lovebirds nyong ayaw makipagpares or hindi nyo alam kung tunay yung gender nila at yung medyo nakakapangduda sa gender. Mag-ipon na ng 2,000 pesos at gumawa na kayo ng flight cage nyo. Sa mga hindi pa nakakakita kung magkano ng gastos namin sa flight cage, bisitahin lang po yung aming Facebook page at nag-post kami ng panibagong flight cage namin sa kabilang aviary. Nandun po yung ano, yung mga kailangan at yung gastos. Ito na ang dulo ng ating video. Sana may natutunan po ang lahat at sana nagustuhan nyo itong video. Kung bago ka pa lang sa aming channel, pindutin mo ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Salamat sa mga sumusuporta. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video. Ito ang magkapares. Sila na masyadong magkadikit eh.